Hello guys! So, check natin kung si Globe ba is gumagamit ng CGNAT sa network niya. So, ipapakita ko sa inyo paano niya i-check yung connectivity niyo kung naka-CGNAT pa siya. Okay? Alright. Tapos, anong magiging effect nun kung naka-CGNAT kayo sa web browsing or games? Ayan. So, ito yung sample network topology. So, CGNAT. Or, CGNAT, yung Carrier-Grade Network Address Translation. So, CGNAT. Meron bang CGNAT yung ano natin? So, para ano nyo, kailangan nyo ma-access yung modem nyo. So, punta tayo sa web browser. Web browser. So, open lang tayo yung web browser ha. 192.168.254.254 yung ano nyo. So, web browser. So, yan. Sa web browser, sa baba, bandang baba. So, sa 1, may bandang 1. Meron kayong IP address na makikita. Okay? So, IP address dun sa web browser is ito. 10.116.122.85. Ibig sabihin, itong IP address na to, obtained siya via DHCP. So, DHCP, tapos naka-up siya yung state. So, ibig sabihin, meron akong internet connectivity sa bahay. Tapos, meron rin dito connection uptime. So, 5 days, 21 hours na yung up yung internet connectivity ko. So, ito, copy natin. Lagay natin dun sa diagram. Punta tayo dun sa diagram. So, ito yung nakuhang IP address ko. So, yan. So, yan yung IP address. Ito yung simulan natin na bahay ko. So, lagay natin dyan. Tapos, dun balik tayo sa web browser. Yung IP address na may gateway yan. So, gateway is ito. So, every, ano, dun, itong IP address na to, dun ipapasa niya yung mga traffic ng modem nyo. Bali, ito yung, ano, IP address. So, ano yan, magiging translation dun sa network diagram. Anito siya. Andito po yan. May equipment yan na kaharap. Okay? So, yun. Na, ito yung gateway natin. Gateway. So, lahat ng kapitbahay nyo, kung same kayo ng OLT, meron kasi yung, andito kasi yung OLT. OLT. So, yan. Somewhere, ano yan? Yung OLT, or Optical Line Terminal. No? Tapos, for example, meron rin kayong kapitbahay na same kayo ng NAT. So, pwede kayong maging subnet 10.116.132.86. Kasi same yan ang subnet. Pero, gagamit pa rin kayo ng same gateway kasi ano siya. Tapos 10.116.132.87. So, ganun. Ito, modem ng kapitbahay nyo, 86, 87, modem ng other kapitbahay nyo na Globe connection yung ginagamit. So, yan. So, na-drawing na natin. So, sa ano pa lang, sa ano kasi IP address, meron tayong private class A. So ito yung 10.x.x.x kasi yung IP address is ano siya. So yung x is number between 1 to 255. Okay, so for example 10.255.255.1 pwede siya. So, yan. Class A na private IP address. So, meron kasi tayong private IP. In which, yung private IP is hindi siya private. Kaya private ginagamit natin sa ano mga networks natin na maliliit or yung mga internal lang natin na network. Yung public IP is yun yung routable sa internet.
internet. So yung public IP, yung routable sa internet. So sa setup na to, paano nyo malalaman sa bahay kung ano yung IP address na public sa inyo? So punta tayo sa browser ulit. Type lang tayo, what's my IP? So what's my IP? Ito na yun. 158.62.50.110. So balik tayo dito sa diagram. So ito yung IP address na public na siya. Public. So yan. Yan yung IP address na public. So ibig sabihin, from private within the service provider, si provider kasi natin is Globe. So yan. So meron siyang translation from Globe network to the internet. So confirm na meron tayong CGNAT in here. So meron tayong CGNAT or Carrier Grade Address Translation. So siya yung nagta-translate ng IPv4 from private to public. So same rin. From private to public, or same rin, from public to private para pabalik naman yung route. So ano yan, ito na path is from private to public, while yung blue is from pabalik naman, from public to private. So yun, so confirm meron tayong CGNAT sa Globe na IPOA connectivity ko. So anong magiging impact nun? Actually, si CGNAT kasi is high-end siya na equipment, kaya nga tinatawag na carrier grade address, network address translation. So ibig sabihin, yung kapitbahay nyo na ito yung ano niya, IP address ng modem, behind that, when pag nagra-route na kayo sa internet, 158.62.50.110 yung ginagamit nyo. So share kayo ng ano, ng IP address sa public, pero sa private network separate kayo. Okay, so walang magiging disadvantage yun. So shared lang kayo ng ano, IP address na public. So sa games, in terms of games, dapat low latency rin yun, kasi yung CGNAT is mabilis yun nagtranslate yung ano niya, connectivity, kaya walang magiging issue dapat. Okay, tapos ano pang reason, matatanggal ba yung CGNAT or mababypass pa sa ano network na ito, is hindi siya bypassable. So nilagay ko lang IPOE kasi meron yung DHCP. Meron din kasi tayong sa modem nyo, meron din kasi tayong PPPoE, in which nakalagay yun sa modem na PPPoE talaga. Tapos yun yung username tsaka password. Sa DHCP kasi wala na. Okay, so yun yung connectivity ng ano, ganito. So is CGNAT pwede ma-bypass or matanggal? Actually, sa setup na to, no. No, cannot. Unless, may iba kayong paraan. So, kung meron kayong alam, comment nyo lang down sa baba. So, for meron, kung nagtataka kayo bakit low latency or mataas yung ping nyo, ibang issue na po yun. Hindi siya CGNAT related. Kasi nakita ko sa forum, maraming CGNAT daw yung may dahilan. Latency, mabagal yung games. No, hindi po yun. Baka ibang reason yung ano yun. Pero kinawala nilang rason yung CGNAT. Okay? Tapos, the only way, yan po yung mga, meron kasi tayong dynamic na ano, unless mag-request ka ng static IP address na magkakaroon ka ng rent. So, yung static IP
na additional cost, pwede yan na hindi ka na dumadaan ng CGNAT. Pero at additional cost. Then, legal po yun. Bali, i-request nyo yun sa Globe. Pero regarding sa process, hindi ko kabisado. Kaya, much better coordinate nyo si Globe dyan, regarding dyan. Okay? So, that's it for this video. If you like, kung napansin nyo, meron kayong natutunan, please do like and subscribe my YouTube. And, bye. Thank you.